may naitala ng kaso ng novel coronavirus sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, isang babaeng Chinese na nagmula sa Wuhan, China, ang nagpositibo na sa NCOV at ito ay na-admit sa San Lazaro Hospital. Ang travel ban naman para sa mga inbound passengers mula sa apektadong lugar sa China ay inanunsyo na rin ng Malacañang. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay naghayag na ng temporary travel ban sa lahat ng galing sa Hubei, the Chinese province at the epicenter of a virus outbreak, at si Senator Christopher Bongo naman, a former longtime aide ni Pangulong Duterte, ay sumang-ayon na rin para isuspende ang travel ban mula Hubei, ang capital nitong Wuhan sa China. Ang Philippine National Police naman ay nakahanda na sakaling kakailanganin ang kanilang interventions tulad ng pagkukwarantin sa mga OFWs na manggagaling mula China sakaling sila ay i-repatriate na dito sa Pilipinas. Dahil sa pagkumpirma at pag-anunsyo ng Department of Health tungkol sa NCOV case na ito, ay naalarma naman ang mga kababayan natin dahilan para mag-panic buying sila ng face mask. Babala naman ng gobyerno na panatiling maging kalmado ang lahat at sundin ang mga lituntunin para maiwasan ang mga posibleng pagkalat nito, at sinisiguro naman ng pamahalaan na nakipag-ugnayan na rin sila sa mga producers ng face mask upang ito'y agarang makapag-produce at makapag-distribute na sa mga nangangailangan nito, at sinugurong walang hoarding at pagtaas ng presyo nito. Mula naman sa datos ng Worldometer about the Wuhan coronavirus outbreak, sa oras na ito, meron na tayong 17,488 coronavirus cases, of which 2,298 o 13% in critical conditions. At sa oras din na ito, meron nang namatay na 362 at naka-recover naman ang 523. Kung gusto natin ma-update at makapag-confirm ng mga cases and death by country and territory, pwede natin bisitahin ang worldometers.info/coronavirus/ para malaman natin ang mga eksaktong numero ng mga kaso ng coronavirus.